Hi! Hey guys! So, welcome to our first episode of Ask Tripod! So, Migo, ano bang Ask Tripod? So, Ask Tripod is our first video project sa tripod. So ito, ilalatag ito yung pagsagot ng tanong, pagiging aktibo sa social media. So ibig sabihin, maski sino pwede magtanong dito? Oo, kahit hindi ka Lasaliano, Atenian, or kahit sino maski, man maski, yan. Maski anong school pwede? Kahit ano. So paano ba sino makapagtanong? So guys, ito, please tweet us at @tripodsociety. Lalagay namin sa baba, yung link din para hindi kayo mahirapan. Then, pwede rin nyo kami Facebook kung may tanong kayo. So, yun. Tapos, hashtag as tripod. Para madali namin nakikita sa Twitter yung mga tanong. So, guys, ang unang question natin ay galing kay Miss Alicia Gilles Ramos and Anon Kunanan. Ang tanong ni Miss Alicia ay, what do you guys feel about the UP student that won a contest using stolen pictures? Ah, oo, tama. Nabalita ko yan. Okay. Ayan ba yung nagpadala siya ng picture at kiname niya na sa kanya? Oo. Yung UP student na picture ng isang bata na sabi daw na taga Mindanao? Oo, tama. Siya ay si Mark Joseph Solis, isang graduate ng kilalang university na University of the Philippines. So, basically, parang pag tinignan mo siya, graduate na isang kilalang school. Oo. Siyempre, ang expectations ng mga tao, malaki, di ba? So, hindi mo maiisip agad na magagawa niya. So, ano ba sa tingin mo, bakit niya nagawa yun? Para sa akin talaga, personally, pagkakamali ng estudyante, tsaka ng judge, na inalaw nila itong picture na to without even na sinerge nila yung picture, kung talagang kanya. Kasi sinasabi dito, ang ganda ng picture eh. Eh, maglalagay kami ng picture somewhere there para makita niyo. Ang ganda ng picture, sana naman ay i-research muna ng judge. Kasi hindi fair para sa mga ibang sumali, di ba? Siyempre, kahit ako photographer, gusto ko sumali. Gusto ko rin naman manalo. Tapos nalaman ko na lang, yung nanalo, ano pala, kinuha lang niya pala sa ibang photographer. Actually, sumasang-ayon ako sa'yo, Migo. Siguro, bigyan na natin ng advice yung mga nanonood ngayon kung paano ba maiiwasan yung ganitong bagay. Guys, may Google tayo. Ngayon sa teknolohiya natin ngayon, madaling malaman kung kopya ba ito o talagang kanya. Yung mga professor natin, hindi natin alam. Alam nila na ginagawa nila yan kung may plagiarism pa sa mga papers natin. Saka alam naman natin na ang plagiarism ay mali. At itong hindi tama yung pagkukuha ng property ng ibang tao at kiniklaim na natin na sa atin yun o gawa natin. So, dapat iwasan na natin yung gano'n. Yes. So, kung hindi ako nagkakamali, pangalawang ulit niya na to. Actually, ayon dito sa Rappler.com, sa akin nabasa, ito ay halos panglimang beses na niyang ginawa since 2011. Ayun. So, yun nga, sinasabi ko, panglimang ulit niya na, ang the least thing that yung judge na ginawa is to research kung kanya talaga. Kasi parang nawas na sigira na yung credibility niya nung una, tapos umabot ba sa panglima. So, sana pala nag-research silang mabuti. Pero kudos to him na umamin siya. Umamin siya. Pero tingin ko huli na eh. Oo. Bago umamin. Nagawa na siya. Pero ayun nga, ayon sa interview rin dito, humingi naman agad siya ng paumanhin. Sinabi niya na iiwasan at hindi na niya gagawin ulit ito. At sana ay ganun nga. So ayun. So dawa naman tayo sa pangalawang tanong. So itong tweet na to ay galing kay Daniel Balino. So, maraming salamat sa iyong tanong. Ito ang tanong niya. Emo bangs ni Janet Napoles. Yay or nay? So, yan. Maglalagay kami ng picture dyan. So, kayo na mag-decide kung yay or nay. Pero, sa opinion mo? Opinion ko. Ito ba? Yan yung kanyang picture. Para sa akin, yes. Kung naka-makeup siya, bagay naman. Bagay naman. Pero parang bitin dito, no? Parang semi-bang. Ano siya, nasa gilid lang siya bante. Ayun. So, para sa akin, nay. Pero siguro, kung hindi tayo familiar sa issue,
sa issue nung alam naman natin kung anong issue yan, yung sa pork barrel. Siguro bagay naman, pero talaga? Bagay naman sa kanya. Kasi parang ano, singkit siya. Pero sige, push niya. Sige, okay. Pwede naman siya mag-bang sa kulungan. Salamat sa iyong question, Miss Valino. Thank you. Okay, now next question tayo. So, pangatlong tanong na tayo. Bali, meron tayong tanong dito galing kay Justin Nograles. So, salamat sa pagtatanong. Salamat. So, ang tanong niya, how does it feel knowing that we're back in the UAAP finals? Grabe, no? Oh. At tagal na since ang Lasal bumalik sa UAAP finals. Siyempre, bilang isang Lasaliano, safe to say naman na sure ako, lahat ng Lasaliano ay masaya. At ngayon, nandito na ulit tayo sa finals, bro. Oo nga. Nandito na naman sa ano, panalo. So, nirecord natin ito. Yesterday, panalo ang UST by 1 point. Kaya, kaya ako naka-yellow ngayon eh. Grabe, masakit 1 point. Kaya ka rin managan yan? Hindi, naglulugsa ako. Naglulugsa ako. Naglulugsa ako. So, bali, kakatapos na game 1 kahapon. Ano ba date niyo? Bali, ngayon ay October 3. October 3. Yes. Kahapon ay October 2, first game, UST Lasal Game 1 Finals. At ang result ay 73-2. Kung di ako nagkakamali ay 73-74. So, 1 point lang. So, bilang isang Lasaliano, grabe. Sakit. Masakit. Sana natamba ka na lang. Oh. Mas masakit kasi, kasi yung, para sa akin ah, mas masakit yung dikit lang. Kasi sa tamba. Isang puntos. Oh. Sigurado sa ikaw, Justin Nograles, kasama kitang nanonood dun sa SC Gabon, sure ako. Ano yun, nasaktan ka rin. So, pero bilang isang Lasaliano rin, dapat positive tayo. Meron tayong mga nakikita post. Ito ay galing sa ano ha, sa mga UST students mismo. Meron ka ba isang example dyan? Ayan. So, itong post na to, kasi nakita natin na ang UST at ang Lasal na laban ay medyo friendly. Tama, friendly tama. Pa nga kumpara sa ibang schools, katulad ng color blue. So yun, meron daw isang babae, ito sa Twitter, meron daw isang babae na isang taga-UST na dumaan sa exit ng Lasal. Mm-hmm. So sila lang daw ang naka-color green sa dagat ng mga, naka-color yellow. Naka-yellow. Naka-yellow. Sila lang ang naka-color yellow sa dagat ng color green. Bali, outnumbered sila. Outnumbered sila. Pero, kaysa sa nagalit yung nasalubong niyang babae nila sa lista, binati daw siya at sinabing congratulations. So ayun nga, isa yun napakagandang halimbawa ng kung gaano kalinis at kung gaano kasaya ang laban ng Lasal at UST. At hopefully nga, bilang Lasaliano tayo, ikaw Justin, sana ay makuha natin ang game 2 at hopefully makuha rin natin ang game 3. Guys, fun fact, ang last na nanalo ng DLC sa finals ay 2007-2008. Mm-hmm. So, ilang years na rin na... Kung hindi ako nagkaamali, ito yung nagkaroon ng issue, tama ba? Oo, ito nga. Ayun. Ito nga yung nangyari. So, anong issue yun? Hindi na tayo pupunta doon. Pero isa pang, isang trivia lang, bago natin tapusin muna tong tanong na to, ang huling laban ng UST DLSU ay noong pang 1999. At nanalo ang Lasal. Mauulit kaya ulit? Sana. So, yun. Makikita natin. Salamat, Justin, sa inyo. Salamat. Pit pa kayo. So, another question here from Miss... No, Mr. Ah, Mr. Mr. L.A. Ah, okay, okay. Nico Ilana. Nico Ilana. Mr. DJ. Mr. DJ. So, ayan. What was it like covering flashback at UST? Wow. Flashback. Isang magandang experience yan bilang tripod. Yes. Kasi ano, first time kong mag-cover na may sikat na band na dumanin. Tama. Hello, Silent.
Hindi pa ako nire-replyan. At Segatron Revo natin yan. Segatron. At yung ating dalawang alumni bands yes. na tumugtog rin. What was it like covering Flashback at BLSUSPC? Para sa akin, nakakapagod. Sobra. Pero sobra. Masaya. Mm. Alam mo yun, at the same time, parang nawala yung pagod mo kasi ginagawa mo yung gusto. Tama. Saka, napaka worth it niya. Worth it. Mas lalo na nung nakita mo yung mga shots, yung outtake, yung raw shots nyo, yung video. Napakasarap. Parang nare-relieve mo rin yung, ano, yung memory. Guys, ililink namin dito yung ano, album namin yep. ng Flashback. As well as yung video natin. Video. Wait nyo lang, upload namin. Baka uploaded na siya by that time na, mm-hmm. na ilagay namin to. So, to sum it up, kay sagot natin kay Mr. Nico Ilanan. Sige, ikaw muna. What was it like covering Flashback? It was a great experience and sana maulit pa. Para sa akin, worth it. Pagod, nandun tayo. Lahat pagod tao doon. Sa mga kudos, sa mga nag-organize, CSO, SMO, saka yung mga political parties. Nice job. And, napakasaya niya. Yun lang, hands down, masaya. Mga performers, nice job din. And yun. Basta guys, check out yung album dito. Nandito lang. Good. Thank you, Mr. DJ. Thank you. Mr. DJ, Nico. So, meron tayong another question from Mr. Adrian Manansala. And the question is, sino mas guwapo? Si PJ Rodelas or si Rigel Joseph? So, bilang isang tripod, hindi namin sasagutin ng yung tanong. Pero hahayaan natin ang audience na sumagot. Guys, please like for PJ Rodelas. Please share for Rigel Joseph. And we'll release the results sa next episode. So make sure na i-like nyo at i-share nyo. Salamat. Good luck. Salamat, Adrian Manansala. So here's a question from our former president, Mr. Angelo Pimplesa. Siya nagtanong din? siya talaga. Okay, Kuya Bio, pagbibigyan ka namin. A Tripod Society. Is the former Tripod President Academic Year 2012-2013 Q? Sino ba yung President ng 2012-2013? Sa aking pagkakaalam siya. Siya. Oh, in short, is the former Tripod President Angelo P. Yubleza Q? Sila na lang sasagot. Oo naman. Hi, Tim Zaney. Ano naman? Kita na talaga si Q? Ang taba mo! Naku ba yan? Ay, Kuya Pio. Cute naman talaga si Kuya Pio na pag nakikita ko siya, parang siyang kasama sa pinapanood ko dati ng bata. Yung ano, ang tabo ko. Dexter. Hindi. Teletubbies. Yung mga bear. Ano ba yun? Care Bear? Oh, Care Bear. Ayun. Parang siyang care. Hi, Kuya Pio. So, here's another question from Neko. Anong color ng damit mo ngayon. So guys, meron tayo ngayon special guest. Sino ba yan? Pailanan mo. So, special kung taong ito sa campus natin. Mm-hmm. Ma-influensya din. Mm-hmm. Hindi natin alam. May tanong, may gusto kaming pasagot sa kanya na tanong. From a special person din. Actually, parang kilala ko sino na kilala mo talaga doon ngayon. Okay, so guys, welcome Niga Ramos. Come here. Woo! So, ito ka nila. Natayo lang ako. So, itong tanong na to. Niga Ramos. Is Niga Ramos the best campus president? Paki-mention ko sino nagtanong. Ang tanong, basta nandyan yan. Ang tanong ni Niga Ramos, is Niga Ramos the best campus president? So, nandito siya upang sagutin din ang kanyang sariling tanong. Basically, so, para independent niya ako bakit. Bakit ako yung best? Okay. Diyan na lang. Hindi. Ako yung best kasi ako lang yung pinakauna. Tsaka ako lang nangita. So, kung may sumunod man, sumakompare ko yung sarili ko. Yun! Wala. Okay, palakpalan! Woo! Push natin yan. So, thank you sa push natin yan, Niga. Okay, another question from our Number one fan. Okay.
So ito yung question niya. Kailan balak mag-diet ni Jolo? At may kasunod yun. Kailan makikita ang resulta ng pag-diet ni Jolo? Hindi namin masasagot yan. Hindi namin masasagot yung tanong na yun. So tawagin natin yung kanyang tinatanong. Okay. Welcome, Jolo Villegas! So, merong tanong. Alam mo naman as tripod. Part yun ng tripod. Meron yung tanong para sa'yo. So, babasahin ni Nico. So, kailan mo balak kailan makikita ang resulta ng iyong pagda-diet? Pagda-diet ka ba? Yan ang tanong. Opo, nag-diet mo. Kaso, diet pa po. Ito naman yung kinakain ko yun, white cheddar. Kasi yung dati, cheddar lang. Ah, ngayon, white. Mas healthy ba pag white? Mas healthy pag white. Oh. So, mas healthy yung white rice. Oh. Yeah, tama. Bilata. Hindi. Ibang usapan sa rin. Makikita niyo yung results ng aming pagda-diet mga siguro next week. Next week, check out niyo yung article namin sa official Facebook page namin. Ililink namin siya sa description. By that time naman nandun na yun, online na yun. So yun guys, check it out. Question from Miss Angel Alba, COB representative. Represent. Okay. So, ito. Dapat bang laging Angelo ang president ng tripod? Hindi, ako susunod eh. Pero hindi. On a serious note naman, for the past 8 years, hindi naman puro Angelo ang naging president ng tripod. Yung una nga, Aiko. Aiko. Pangalawa. Pangalawa. Si Mr. Jordan Beha. Aiko Beha. Yes. And meron din tayong Nio Rivera. So, hindi naman siya Angelo. Meron yung pinakauna, si Mr. Paul Bunyo. Walang Angelo. So, sana nasagot namin yung tanong mo, yes. So here's another question from Miss Shelly Gonzalez. Okay, thank you for your question, Miss Shelly. Ito ang question niya. If you were a cactus, why? Why not? Diba? Kasi ang isang cactus, kaya niya mabuhay sa desert. Mm-hmm. Mainit. Mm-hmm. Alam mo naman ngayon, ang panahon natin ay napakainit. So, if you were a cactus, why? Ang sagot ko, why not, di ba? Tama. Diba? Tsaka mga cactus, tatanda natin, matinik. Matinik. Matinik ang mga cactus. Matinik ka ba? Hindi. Hindi rin ako matinik eh. Sige, salamat Miss Shelly Gonzalez. So that is all for online questions. But we have a guest. So here. Guys, this will be part of our show every episode. So feel free to come with us when we're shooting. Mm-hmm. You can ask us personally. So we have a live audience and meron siyang question para sa tripod. So go. Kuya Jared, Kuya Miko, bakit po hindi ako crush ng crush ko? Magandang tanong. Magandang tanong yan. Kasi marami talagang taong nagsasabi na bakit kaya? Maraming dahilan yan. Oo nga eh. Pero sure ako, isa sa mga iniisip ng audience natin yun. Sino kaya yung nagtanong nun? Alam niyo yan. Guys, sasabihin namin yan sa Twitter namin. I-follow niyo kami. At sumisayin us na siya na wag daw. Pero hulaan niyo. Hulaan niyo na lang. Hulaan niyo. Magbibigay kami ng blind item. Naka-blue siya ngayon. Naka-blue. Matangkad bro. Matangkad. Guwapo. Guwapo. Bakit siya hindi crush ng crush yan? Okay, so maraming taong nagsasabi na bakit kaya hindi ako crush ng crush mo? Sigurado, naranasan mo na rin yan. Nung high school ka. Ah, hindi ba? Siyempre. Wapo eh. Siyempre. Okay. Lahat naman tayo, nagkaroon na ng crush na hindi natin crush. Ay, hindi nila tayo crush. Ay, hindi ka crush ng crush mo. Banya ba? Well, may kaibigan ako. Mm-hmm. Nalaman na... Itago natin sa pangalang... G... Charlie. Mas in-expect ko G... Gian. Gio Nicer. Yeah, ayan. Gio Boni. Ayan. So, ayan, Giovanni. Ito sa gitna para sa'yo.
Kasi meron akong tropa na di daw siya crush ng crush niya dahil sa height niya. Ayun lang. So, yun. Isa sa mga dahilan yun? Isa lang sa mga dahilan. Physical appearance siguro. Sa, aminin na natin na mas so, ang sabi nga, mas mahalagang kalooban. Pero aminin natin na natingin pa rin tayo sa pangalabasan. Ayun naman ang unang nakikita talaga ng tao. Tama. So, ito Mr. Giovanni. Kung nasaan ka man ngayon. Nandito lang siya. Okay. Ayun, Giovanni, kung nasaan ka man ngayon. Ito tatanda mo. Marami pang iba dyan. Okay. Tama? Pero ako may iba akong advice para kay Mr. Giovanni. Ano? Kung hindi ka crush ng crush mo, malay mo ngayon lang yun. Pwede, di ba? Basta maging persistent. Oo, malay mo, may kulang lang. May kulang lang sa timpla mo, di ba? Pero, kung hindi talaga, huwag na natin ipilit. Di ba? Pero, ito pero, lagyan mo pa rin ng unting, ito haga. Wala namang mawawala. Wala namang mawawala. So maraming salamat sa tanong mo, Mr. Giovanni. Feel free to tweet us at Tripod Society. Hashtag Ask Tripod. So, and if you want to be part of our live audience, you could come here, visit us, or contact any of us for details about the shooting. So, pwede kayo magtanong live. Pwede rin kayo manood if ever. Gusto nyo. Kung gusto nyo lang. Kasi I doubt it. So, doubt it. Diba yung player sa ano? Barbas. So guys, that is all the time we have. And gusto namin magpasalamat sa lahat nagtanong online, lalo na sa aming live audience, sa mga nanood dito. Maraming salamat. So, and mas lalo na doon sa mga special guests, si Ms. Campus President Nika Ramos and our very own Joel Villegas. So yun. Guys, feel free to tweet us at Tripod Society. Ililink namin siya dito. So isang click lang, malaking tulong na sa amin. Ilink na rin kami sa Facebook, fb.com/tripodsociety. And watch out for our second episode soon. Guys. So, kung maganda feedback, yes. Bakit hindi? So that is all. Thank you guys for watching. Maraming salamat. Woo! Parang nakaka-disappoint kasi 1 point na nga lang since parang hindi pa nahabol. Diba nag-shot pa si si Vosotros? Siya pa yung isang guy. LA. Si LA. Nag-shot sila ang dalawa. Si Vosotros diba dapat 3 point pa? Tapos parang, dude, ba't di mo pinasok? Malalim eh. Diba? Because I don't want to be accountable to their wrongdoing. So miss, kayo po ba nag-lie na kayo ever sa buhay niyo? I would be lying if I say no. Yes, that's true. Why is the sky blue and the grass green? Bakit nga ba? Naisip na ba yun? Di pa. Oh, bakit sa tingin mo? Panahon na para sagutin yung tanong. So, ikaw lang, Gagi! So ulit, why is the sky blue and the grass green? Bakit sa tingin mo? Nag-iisip. Tatawa na yung ako, boy. Tawa na. So, hindi mo tatagutin? So, mag-sorry ka. Sorry ka, I'm in here kasi hindi mo masagot. Kasi sky blue. Oh. Pag nakikita mo lagi sky blue, parang kalmado lagi. Tinan mo yun, no? Kalmado, boy. Diba? Paano kung red yan? Diba parang uy, huwag ko naman kayo, Miss Angel Agoy. Okay, bye-bye. Thank you. Sorry, sunog na naman yung kanin natin, mamayang kape.